Howie boy noon, mega milyonaryo na ngayon. Ang pinakamahirap lang kita yung unang milyon, yung susunod madali na. Ikaw, gusto mo bang guminhawa din ang buhay mo? Ikaw ba ay mukhang pera? Walang masama sa pera. Ang nagpapasama ng pera, kung sino man ang humahawak at paano ginagamit ang pera. Tara, pasukin natin ang bahay ni Chinky Tan. Oh my goodness, it's full of color. At paano siya yumaman kahit bihira daw lumabas ng tahanan? Kung wala kang kakayahan na kumita ng pera kahit tulog ka, hindi mo kaya mag-retire for the rest of your life. Ang importante, habang malakas ka pa ngayon, kumita ka, mag-ipon ka, ang goal mo, mag-invest ka. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti! Dito tayo ngayon sa Kainta. And welcome to the house of Chinky Tan! Wow! Nakakaaliw. Ang mga gusto ko rin talagang bahay yung talagang natitirhan at obvious na tinitirhan. So, here we are! Oh, ang ganda ng mga foot. Here naman, you are love. Tapos, your grace is enough. Interesting. This is going to be a very interesting morning. I'm excited. I'm excited to get to know Chinky Tan more. Kasi di ba pag nakikita natin si Chinky palaging finance, finance, finance. Pera, 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 pera. But now I know why. I want to know why. Oh my goodness. It's full of color. Ganda. Hello there. You are loved more than you'll ever need. So beautiful. Taran. Iponario. Yes. Hello, Mr. Iponario. Good morning. How's life? Ayan. Very good. Yeah, thank you for coming. Thank you for Ang kulay ng bahay mo, si Novi ba ang may ano niya? Yeah, my wife really likes the idea of yun nga, making it very surreal at the same time. Simple, colorful, para happy. Kasi may motto siya eh. Ang motto niya, happy thoughts. Okay. Peter Pan. Oh, nice. Tapos yung mga quotations si Mrs. Rim yan. Yeah. Ilang years na kayong magkasama ng asawa mo? Yeah, 25 years. Really? Yeah. Tapos paano kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa church. Ah. Worship leader siya during that time. So, when she sang, na love at first sound ako. Hindi first sight eh. Sabi ko, may napakinggan mo, sino siya? Who's she? Yan, gano'n. Yung Chinky Tan ngayon, sino ka at masaya ka ba sa buhay mo? Yeah, definitely. The reason why I'm happy is because I found my purpose in life eh. Mahirap kasi maging happy if you depend lang yung mga nangyayari sa'yo based on happiness, di ba? Kasi kaya nga happy ka kasi may happening. Paano kung wala ng happening? Di lonely ka na. Paano kung wala ka ng bagong gamit? Paano kung di ka na gumigimik? Di ba? Paano kung di mo nakasama ang mga kaibigan mo? Pag mag-isa ka na sa kwarto, ang tanong, happy ka pa ba? Yun yung na-realize ko eh. Nung nagpelikula ako, 87 to 94. Happy ako, di ba? Nasa TV, movie, recognize ako. Happy ako pagkasama ko sila Randy Santiago. Pero pag mag-isa na ako sa kwarto, hindi na eh. Lungkot na. Ilang years ka ang nag-search ng purpose mo or dumating lang ba yun? Hindi, matagal. Kasi nga parang alam kong buhay ako. Pero wala namang kabuhay-buhay. Kasi knowing your purpose in life, pag alam mo yung purpose, nagkakaroon ka ng direction. And when you share your purpose, which I'm doing right now, it gives me meaning in life. Ano ba yung buhay mo noon? I go way back nung siguro 12 years old, nung nalugi negosyo ng aking ama. For 3 years, sobra siyang depressed. Sobrang nakakaawa. Nakadungaw lang siya sa bintana. Yung livelihood lang namin during that time, tumataya siya sa high alay at saka sweepstake. Alam kong tumama siya pagka meron kaming karne sa pagkainan. At di ko makalimutan since wala kaming masyadong resources, pera. Pampasok sa school, walang pera, walang baon.
During recess time, I will go to the comfort room and open the faucet and drink as much water as I can. That will be my meal. At mahirap na maging mahirap. Bakit? Ibang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Anong school ba pinapasukan mo? Parang may mayaman, may mahirap na doon? So, Chinese school yan. So, hindi naman kayo mahirap naka-afford kayong Chinese school? Yes, we can afford, pero hirap din sa tuition. May promissory note din minsan si Mama. Kasi ang perception, pag Filipino-Chinese ka, mayaman ka. Totoo yun? Hindi nga, nalugi nga negosyo. Anong negative negosyo ng papa mo? Textile. Bumag-oo. Divisoria. At ang pinakamasakit pang part na yun, yung mga nanloko sa kanya kamag-anak niya. Kaya nga at age 12, I vowed to myself that I want to become a millionaire bago ako mag-35. So, 12, nagbenta na ako. Ang first venture ko was toilet paper. My mom sold wholesale and I sold retail. Ito yung na-realize ko. Yung mga taong in-expect mong bibili, hindi sila bumibili. Yung mga taong hindi mo in-expect na bibili at susuporta, sila pa lang bumibili at sumusuporta. Yung mga taong in-expect mong maniniwala sa'yo, hindi naniniwala. Yung mga taong hindi mo in-expect, sila pa naniniwala sa'yo. Kaya nga, from toilet paper, I sold pants, shoes, and shirt before I reached age of 35. At 27, I hit my first million. Anong mga binenta mo? Lahat. Lahat. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Yun nga, isang disadvantage ko because I earned so much money when I was young, hindi ko na natapos. Hmm. I failed grade 6 four times. Yeah. Anong kwento doon? Rebellion. Kasi yung school na pinasukan ko, ayaw ko eh. Pinipilit ako ni mama ko na gusto daw niya doon ako gumraduate. Wala. So, hindi ako talaga nag-aaral. Mahirap talaga pag pinipilit kasi isang bagay na ayaw mo, di ba? Kaya, hindi ako nag-aaral. At saka may ADHD pala ako. Hindi ko na realize. Hindi ako mapanatili talaga kasi hindi ako yung parang nakikinig lang ganun. I want something. Yung parang, okay, let's apply what we have learned. Ayokong aral lang ng aral. But wait, nakakaaliw talaga na every part of your house is a quotation. Hindi ka naman na song at first sight eh. Ang ganda-ganda ng asawa mo. May joke nga akong parate. Ano yan? She's beautiful and I'm rich. Yan sabi ko, pag magkaipon ka eh, gaganda ka lalaki. Ang ganda naman dito. Oh, yeah. Wow. Ano yun? Nagko-compare notes kayo sa mga ano nyo? Saan? I-invest ninyo pag ganun? Or, oh, yeah. Meron tayong mabibili. Sige, bili ka. Yeah. We ask. Ako, naniniwala ako. I learn from experts. So, I ask experts talaga before I buy, before I get anything. Ilang taon na kayo dito sa bahay na to? 12 years. With Novi, saan na kayo? Nagsabay kayo? Nako, 8, naka-8 lipat kami. Bakit? Ano, starting, struggling. Parang yeah. The obvious, no? Seasons naman. Lahat naman tayo. Nag-uumpisa naman tayo sa wala. Before you found your purpose, ano naman yun nung buhay mayaman ka na? Okay ka na ba? Or up and down ka rin sa karera mo? Yung yaman kasi depende kasi sa ano yun. Yun yung sinasabi kong yayamanin life. Para sa isang OFW, ang yayamanin life, hindi maraming pera. Maraming oras para sa pamilya. Para sa isang tao naman talagang naghihikahos. Diba? Ang yayamanin life is makakain ng 3 beses ang araw. Para sa isang taong may sakit, ang yayamanin life is maging malusog. Hmm. Kaya nga, we should define yung ano yung yayamanin life para sa'yo. Huwag mong kukopyahin yung yayamanin life ng iba. That's right. Nung na-achieve mo na yung 1 million, wala ka pang sense of purpose noon. So, anong ginawa mo dun sa pera mo nung yumayaman ka na o nakuha man? Pinadami ko pa. Ang pinakamahirap lang kitain yung unang million. Yung susunod, madali na. Kasi number one, hindi mo alam kung paano gawin. Ngayon, nalaman mo na. Number two, nagkakaroon ka na yung kaya ko pala mentality. So, para sa iyo, hindi ka na bababae. Pag once you reach a certain level, hindi ka na bababae. Ang tawag naman namin yan is, na-i-stretch mo yung psychological wallet mo. That's right. Kailangan mapaniwala mo yung sarili mo na kaya mo. Kasi sa totoo lang, ang pinakaunang kontrabida natin sa buhay, sarili natin. Na-achieve mo na ba yung yayamanin life for you? Yeah. Ang yayamanin life para sa akin is number one, to have more time with my family. That's the reason why I work from home. Even though may daily show ako, nakarecord lang yun. Ang Sunday show ko lang na pumupunta ako physically sa studio. I've been working from home for 15 years.
My entire team, I have an entire team of 50 people. 50 people ko naka-work from home din siya. The reason why, bakit ka nagtatrabaho para sa pamilya? Pag wala kang oras para sa pamilya, lahat ng pinagtatrabahohan mo, nakakapagod. Kasi hindi mo na-enjoy. Bakit ganun ang tingin mo sa relasyon ng pera at pamilya? Siguro ang hugot lang no, na yung during that time na meron kang gustong bilhin para sa pamilya mo na hindi mo kayang bilhin. Hindi dahil luho eh. Dahil pangangailangan eh. Ang sakit nun. Kaya nga I'm teaching people na sinasabi ko nga, dapat ang goal natin magpadami ng pera, hindi para magpakasasa. Una, para mawala ang financial stress natin sa buhay. Para makuha natin ang ating mga pangailangan. Pangalawa, para matupad mo pangarap mo. May pangarap ka pa rin. Huwag na tayong magpaka-plastic na wala kang pangarap sa buhay. Pangatlo, ang pinaka-best, para makatulong ka sa iba. Sa totoo lang, ang sarap kasi ng pakiramdam. Pag may kakayanan ka na makatulong sa ibang tao. Minsan, kahit na gusto mong tumulong, pero mismo ikaw kapos. Ano yung bibigay mo? You can never give what you do not have. Teka, dito tayo. Ito one of my favorite. This is paper art. Papel-papel to. Ikot-ikot siya. Oo. Parang crepe paper. Crepe paper siya. OMG! Grabe imagination ng artist. Ay, ang ganda. Para sa akin, very surreal. Hindi siya naluluma. Every time when you look at it, dito na tayo. Kamukha ni Julia Montesto. Ay, oo. Ito, I'm hilig mo siya. Oo, marami. Marami kaming ganyan. Once we like an artist, we buy several talaga. Mahal? No. Affordable pwede pa. Pwede bang sabihin magkano yung mga presyo pag gano'n? Or secret ba yun? Ang mga arts naman, it can start from 5,000 pesos up to millions na. Ah, talaga? Meron kang mga tagpa 5,000? Oo, meron din. Oo, mga maliliit. But before we talk about art or sa punto ng buhay natin, anong dapat unahin? Siyempre, ikaw, last ba ang art pag kunwari nag-iipon ka o nag-i-invest ka? Oo, ang investment naman, you invest out of your surplus. Eh. You cannot invest out of your ano. Ay! Ay, mahal! Oh. Hello! Sabi niya nga, tabi ka sa ikaw maganda, siya maya, madaming pera. Singer ka daw? I studied conservatory music. Dati daw, very quickly lang, hindi pala kayo ganito ka kayaman noon. Yaman ba yung term? I can't say it's yaman. Kaginhawa. Ano ba yung material na yaman? I mean, totoo naman, di ba? Parang dati daw hindi ganito kadali yung buhay. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan yun ni Chinky? Never kayo nag-away tungkol sa pera. By the grace of God, hindi kami napupunta sa puntong ganon. You know, we're 8 years apart in terms of age, ha? Just a background. I really prayed for a guy who's really mature and a decisive person who really knows what he's doing and what he wants for life. That's the foremost na sinasabi na love at first sight, but no. The first time that I really admire with Chinky is he walks his talk. So whatever he says in the platform or whatever, social media, he walks that. So that's what I love about him. But he's not perfect. Definitely he's not perfect. But what I love that in times of crisis or in times of darkest moment, alam namin kung saan kami pupunta and we journey together on that even in times of mistakes and weaknesses. Chinky, tatanong ko na rin to. Minsan problema ng mga mag-asawa din, fidelity o baka nilalapitan masyado ng babae. Komedyante, mayaman, guwapo, sabi mo nga. Ang babae ba problema? No, definitely not. Yeah. It's not an issue. I have developed and understand the fear of God more than anything. O, hindi naman fear of God na parusahan ako o ano. Kasi sa totoo lang, she cannot be with me 24/7. Yeah. But I know God can be with me 24/7. And I love God so much. Mahal na mahal ko ang Diyos. To the point that I don't want to do anything to hurt and offend His feelings. If ever, yun nga, parang I entertain the idea of looking at another woman in my life. Yun nga, may problema ako. So he really makes boundaries. You have to have a habit of boundaries and not be guilty about it. Like for example, like simple, like when he travels, because he really travels a lot. That's why I homeschool for 18 years, because we wanted to be with him. But when he has a talk that he has, kunyari may mga overnight, ganyan-ganyan, he doesn't do that without me.
So those one of the boundaries. So pagkasama ko, saka lang siya nag-overnight. Yung mga ganun. Or for example, may mga friends na gusto magpahatid alone. Mga simple lang yun. Na babae. Na babae. He make sure walang choice. Kunyari, for example, he make sure that the girl is at the back, not in front. Yung mga ganung simple lang. Simple decisions of boundaries. But it also defines him in a way na, these are my triggers. So I have to make that boundary so that I won't be able to fall into temptation. So something like that. And I really trust him like 150% on that level because, yun nga. Oh, yun nga, fear of God and number two, fear of wife. Yun na yun. Fear of wife! Hindi naman fear of wife, love. Thank you, that was beautiful. Thank you. Sa pamilya mo naman, naituturo mo ba na magsipag sila? Para sa mga tao na nagkasabi, ah, pag ako nagkaanak ko, hindi ko padadanasin sa hirap kung ano man yung ano. Nako, magsisi na tayo. The reason why you became so driven, the reason why marunong ka sa pera lumaban, kasi nanggaling ka sa wala. Ngayon, ibig sabihin, ibibigay mo lahat kung ano ang gusto ng anak mo. So, we're raising a generation na talagang, sabi natin, comfortable. And then, hindi sila driven. Privilege yung may mga iba. Even with our kids right now, isang concern yan, isang challenge yan. Pag, the way we coach and mentor them. Again, iba-iba tayong mga magulang. Una, hindi kami nagbibigay ng allowance. Nung pinanganak sila hanggang ngayon. We will provide everything, pagkain, lahat, edukasyon. Pero kung gusto mo ng pera, pambili, ng extra, trabaho ka. So, nung bata pa sila, they do chores. If they do chores, they get paid. So, right now, they do, kunyari, mga graphics, designs, mga ano. Like, yung isang anak ko, helped me wrote a book, yung Raising Up Money Wise Kids. So, bayad siya doon. Paano naman yung pera-pera lang? Baka mamaya, hindi rin magkukusa kung walang pera. In life, it's more relational rather than transactional. Eh. Kasi nga, tayong mga magulang, parati ko sinasabi, may mga rules. Kaya, kids hate rules. Eh. I hate rules also. Rules, walang relationship. Ang equivalent niyan, rebellion. Rules plus relationship, equivalent to what we call as compassion. We tell them, oh, ito yung mga rules. Pero we are very gracious when it comes to, in terms of relationship. Like for example, rules, huwag kang hahawak ng isang gamit pag hindi ka pinapayagan. Minsan, umuwi ako, I think my son was around 7 years old. Pag uwi, umiiyak. Talagang takot na takot na ba? Sabi, pa. Sabi ko, why? Did something. What did you do? Sabi, I broke your iPad. Tapos sinabi ko sa kanya, son, I'm proud of you. Nashock siya. You're proud that I broke your iPad? No. I'm proud because you told me the truth. And I'm really proud. Inahinag ko siya. At nung hug ko, sinabi ko, bayaran mo. Ne, yun nga, yun. Kasi pagka pinagalitan ko siya at sinabi ko, ba't mo hindi, next time, pag nagkamali yan, hindi na sasabihin. Hindi na magsasabi yun. Oh. Merong ibang mga magulang ang gusto, mag-asawa kang mayaman. Hmm. Anong advice mo sa paghahanap ng partner? Ang importante talaga, I think, number one, yung gusto nila eh. Yung gusto mo eh. At saka compatible sa'yo. Kayong magsasama eh. Hindi naman kami makikisama eh. Just marry someone who is responsible. Hmm. Pag responsable yung tao, gagawa ng paraan yun. If you married someone or choose someone who is irresponsible, wala. Kahit bigyan mo ng pera yun, mauubos yan kasi irresponsible nga eh. Pero pag responsible, kahit wala yung gagawa ng pera at pag nagkaroon ng pera, iingatan ng pera. So ang tanong ko, so why are you, you're a very simple guy but you have so much valuables around you. So bakit? Investments. Ito lang, para sa mga tao na sumusunod sa inyo, siguro ito yung pinaka-valuable na kailangan nyo maunawaan. The moment you stop working, you stop earning. But you and your family doesn't stop spending. Ito lang realidad. Ito yung na-discover ko. Maari mali ako. Kung wala kang kakayahan na kumita ng pera, kahit tulog ka, kahit na kumakain ka, kahit nagbabakasyon ka, hindi mo kaya mag-retire for the rest of your life. So, ang importante, habang malakas ka pa ngayon, kumita ka, mag-ipon ka, ang goal mo, mag-invest ka. Para pagdating ng panahon, kahit di ka na
nagtatrabaho, may papasok pa rin pera. That's the reason why we're investing on something that appreciates in value. And art is one of them, property is one of them, at marami pang investment. At ba't mo ginagawa yan? Because the younger you will take care of the older you. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak namin, anak, pinag-aral kita mabuti. Graduate ka, maging responsable ka, maging successful ka. Pero lahat na nakikita mo, huwag mo asahan na magiging inyo. Yan, pinag-iipunan namin para pagdating ng panahon, pag mayroon kami pangailangan, may mahuguhugot kami, hindi kami aasa sa inyo. At kung may maiwan man pagkatapos, eh, bonus yan. Pero huwag kang isip na ko. Ah, ito, ang pinakamagandang ipamana sa mga anak talaga natin, hindi pera eh. Money values. Kung anong paniniwala mo, na kahit wala silang pera, di ba, pwede silang, ika nga, maging responsable at maging matagumpay. Ang pinakaunang magandang investment para sa mga taong nag-uumpisa, okay, is invest first in financial education. Ano ba talaga ang pwedeng magpayaman at magpaginhawa ng buhay natin? Yung mga bagay na alam mo o hindi mo alam? Hindi mo alam. Eh kung yung alam, hindi, sa totoo lang, kung yung alam mo lang magpapaginhawa at magpapayaman sa'yo, hindi dapat, maginhawa ka na, mayaman ka na. Keep learning. Let's go to the minimum of 500 pesos. May 500 ka ba? Gusto mong safe na investment na hindi ka matatakot? Go to Pag-ibig MP2 funds. Maganda nga yung MP2. Yung sa MP2, you can gain 5-8%. Sigurado yan. Kasi lahat naman tao nagbabayad ng mga loans sa Pag-ibig. Kung hindi, irerimata rin yung bahay. Bebenta lang, kikita pa rin sila. Ngayon, meron na rin SSS. Yung WIS. Hmm. Ang latest na nila, release nila, nasa 9% interest per annum. Meron na rin ngayon electronic banks, e-banks. Yes, so taas. Oh. 3.5% to 6% compared to the regular bank at 1%. Bakit yun na na-offer yan? Kasi nga wala silang physical, wala yes. silang OPEX, wala silang CAPEX. So instead, binabalik sa tao. Oo, yun. In terms of yung mga yun pa lang, basic pa lang, ang dami na nating investments. Pagdating sa investment, huwag mong habulin kung magkano ang return. Ang habulin mo, matuto ka. Pag matuto ka, pag kumikita ka na, nagiging confident ka eh. Pag nagiging confident ka na, doon na lumalaki. I'll bring it to my office. Ay nako, grabe. Ano yung award na yan? Ito naman yung I received the award from TikTok. Nice, that's a big thing. Yeah, became the Education Creator of the Year 2023. And ito naman yung best-selling product award sa TikTok shop for my books. Ganda, no? Na-enjoy mo ba? Ako, na-enjoy ko. Wow! Does it make you feel awkward when people say, yaman mo, chinky, how do you feel? Wala. Para sa akin, wala. For myself, ha, masyado akong simple at saka let's say the word kuripot o matipid, wise ako. So, para sa akin, I always remind myself, saan ba ako nagsimula? If you always remind yourself kung saan ka nagsimula, hindi yan papasok sa mo. You will learn how to value money. How do you live at ano ba yung gusto mong ma-pick up ng mga tao sa kwento mo o sa uri ng pamumuhay mo? Ako yung word na yaman for me, I would rather rephrase it. Sabi ko, ang goal is natin mas guminhawa ang buhay natin. Iko-compare ko yung buhay mo from dati to ngayon. Guminhawa ba buhay mo? Hmm. Kung guminhawa, okay ka. Huwag mo iko-compare ang sarili mo sa iba. Pag kinumpara mo sa rin yung sa'yo, napakalungkot ng buhay. Never enough. Oo, dalawa lang yan eh. Soft med na yan eh, oo. Yayabang ka dahil nakakaangat ka sa iba, malulungkot ka dahil nahuhuli ka na. Maganda palang sarili mo lang basihan mo. Of kasi course. Ang i-assess mo lang, anong gagawin ko ngayon para mapabuti ang buhay ko? Tama. Naiilang ka ba pag sinabi, magkano pera mo? Oh yeah, sinasabi ko lang, pag tinatanong sa'yo, magkano ipon mo? Sagot ko, sapat lang, tama lang. Ikaw ba ay mukhang pera? Hmm. Well, tignan mo naman kung naka front view. Siguro, kamukha ko ni Herbert. Pag walang salamin, Michael V. Parati. Siguro naman, yung word na mukhang pera kasi sometimes negative kasi ang dating eh. Ako, nakikita ko, mahalaga ang pera. Oo. Walang masama sa pera. Kasi nga, ang perception ng ibang tao, masama ang pera. Ang pera ay neutral. Pwede mong gamitin sa mabuti at pwede mo rin gamitin sa masama. Ang nagpapasama ng pera, kung sino man ang humahawak at paano ginagamit ang pera. Parang tanong eh. Ang tao ba pwede ba yumabang? Pwede. Ako, hindi ako naniniwala na ang pera kayang baguhin ng tao.
Pero ang naniniwala ko, ang pera kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. What's your core then? Ang goal lang sa buhay, gumising, kumain ng 3 beses ang araw, malusog, di ba, kasama ang pamilya. Kung ma-achieve ko lang yun, okay na. Okay, may tanong ako. Sa punto ng buhay mo ngayon, ano na, kumpleto na? Oo naman. Eh, parang, siyempre, from nothing to something, di ba? Matuto ka makontento kung anong meron ka sa araw na ito. Pero nangangarap ka na gaganda pa, uunlad pa ang buhay mo. Di ba? And umabot na ako sa punto kasi ang goal ko dati is to survive eh. And then next goal ko is to become, you know, financially stable. And then I achieve success. Di ba? Yung parang nabibili ko na yung gusto ko. Pero right now, hindi na yun ang goal eh. Ang goal is to be able to give back. The reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. Eh. Kung yun sinasabi ko sa mga sumusunod nga sa akin, eh, mga kaiponaryo, mga followers ko, kung ano yung narating ko, gusto ko marating nyo. Kung ano yung nakakain ko, gusto ko makain nyo. Kung ano yung napupuntahan ko, gusto ko mapuntahan nyo. Bakit? Kasi ako naniniwala ako, if God can use me, a nobody, to become a somebody, eh paano pa kaya ibang tao? And that's the other side of our pambansang wealth coach, Chinky Tan. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Tomorrow's brighter, tara, let's be happy. Diary of a Yayamanin and Diary of a Palobe. So, bibigyan natin ng ipon cards challenge si Miss Berna. Sige, ito. 60 cards ang pili ka na isa. Ayan, basa. 45 challenge. Mahilig ka ba sa shooting? Pwes, ishoot mo na ang 45 sa yung ipon box. 45 pesos. Ito yung ipon box. Dito may lalagay. Ayan. Dito, magsashade ka. O, yan, no? Kunyari, 20 pesos. Shashadean mo siya. 20. Diba? Pag nabumi, 1,000 ka, 50. Dito mo ilalagay yung barya, dito yung perang papel. So, kahit di mo binubuksan tong box na ito, malalaman mo kung magkano yung ipon. Oo. Oh, pag naipon ko lahat, magkano naman? 60,000. OMG! Mm-hmm. Hindi totoong hindi mo kayang mag-ipon. Tama. No, no, no. So, if you want, alam nyo na, check the yellow basket. See, tomorrow's brighter.